talaga malungkot yan. Hindi ko talaga alam ang mga details na yun. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao? I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng aeroplano. So, and may convoy na pinalabas sa KOGC. Ang pinagkwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong... Hindi ko sigurado na sinundo ng C-130. Basta namataan natin ang C-130 na naglanding sa Tog 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinag-guide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin. And then, dinala sa aeroplano. So, Ardy, ano pong masasabi ninyo? Kasi all the while, habang tayo kayo ay busy-busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi nyo, nandito si Apollo Kribuloy. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin, kaya medyo humaba ang ating paghahanap. Humaba ang ating paghahanap. Ang sabihin mo, failure kayo. Ha? Kamusta yung heartbeat? Yung heartbeat na sinasabi nyo sa KOJC, kamusta? Nahanap nyo ang heartbeat? Ano ka ngayon, Tore? Diba? Hindi sa'yo sumurender. Bagkos andun sa AFP. Kaya ka siguro malungkot at matamlay. Diba? Sinira nyo pa ang KOJC, sinira nyo pa ang simbahan. Ano gagawin nyo sa mga sinira nyo? Bayaran nyo yan! Ha? Sobrang andami nyong sinira, inagabyado dun sa KOJC. Wala naman pala dun si Kibuloy. May plot twist kaya? Diyan ako curious. Diba? Una, sumurender si Pastor Kibuloy. Sumurender. Hindi siya nahuli, 'di ba? Kundi sumurender siya. Bakit sumurender si Pastor Kibuloy? May plot twist 'yan. Doon ako curious, 'di ba? Sa kung saan ito, 'di ba? Sa kung saan ito dadalhin. Itong mga pangyayari na 'to, 'di ba? Yung panggigipit nila, 'di ba? Malamang, no? And for me, do you think susuko lang si Pastor Kibuloy ng ganun-ganun lang? Abangan natin ang mga susunod na kabanata, di ba? So we Filipinos, di ba? Ano tayo, nakatingin lang tayo sa kanila, di ba? Kung papaano nila dalhin ang kanilang drama, di ba? Let's see. Lods, nag-surrendered po, hindi na huli. Nag-surrendered siya sa ISAFP. Yeah, pero tignan natin itong, grabe talaga itong si Benhur Abalos ha. Tignan natin itong post ni Benhur Abalos at ang sabi niya, ang yabang-yabang pa niya. Diba? Sabi niya, Sabi niya, nahuli. Wow, nahuli daw si Apollo Kibuloy. Sabi pa niya dyan, nahuli na si Pastor Kibuloy. Grabe, no? Hanggang sa kahuli-hulihan, sinungaling pa rin sila. Sumurender pala. Hindi naman nahuli. Diba? Sumurender si Pastor Kibuloy. So, ano na? Mainstream media. Ha? Benhur Abalos loss. Diba? Huwag niyo ipakita sa tao na kunwari superhero kayo at kayo ang nakahuli. Iba po ang nahuli sa sumurender. Magandang linggo sa inyong lahat. Kamusta ang inyong araw ng linggo? Nakapagpahinga ba kayo? Ako po'y, nako, syempre, nag-siesta. Dahil ang aking siesta, yan po talaga ay talagang by hook or by crook, basta linggo. Kinakailangan nakakapag-siesta. So kahit ano pa mangyari sa mundo, naghihilik ako kapag hapon ng linggo. Pero dahil alas 8 na ng gabi, kailangan mag-spokes hour na. At ako mga kaibigan, ang daming nangyayari.
Well, una-una, sumuko na po si Pastor Kibuloy. Doon din siya sa kingdom sumuko, no? So, linawin po natin, ha? Hindi siya nahuli. Siya po ay sumuko sa ISAF. Siguro, binigyan tugon rin niya yung mga recommendation ni Senator Bato at saka ni Senator Amy na sumuko na kasi parang sayang man yung kingdom kung talagang isasalawlarin nila paghahanap sa kanya, no? Ako naman, ang tagang nagwo-worry ako dyan, yan ay isang banal na lugar, no? Yan ay sagrado sa mga nananampalataya at habang patuloy sila naghahalughog dyan, syempre, nababastos yung lugar. So sa akin, mas mabuti na nga na sumuko si Pastor Kibuloy. Ang ating alalahanin na lang, yung kinatatakot ni Pastor Kibuloy na siya ay irerender sa US. Alam niyo yung rendition na yan? Sa Amerika kasi, bawal ang torture, no? Pero ang ginagawa nila, kung gusto nila man-torture, dadali nila sa isang tinatawag na black spot. Isang lugar sa daigdig na hindi sa Amerika, kung saan nagkakaroon ng mga torture at doon sila ito torture, no? So yan yung mga tinatawag nila mga CIA black holes. At yan naman ang kinatatakot ni Pastor Kibuloy. So ang hinihingi sana niyang kondisyon para siya ay sumuko ay hindi siya isusurrender sa Amerika. Well, titignan natin ngayon ang anong magiging aksyon ni PBBM, no? Siyempre, dahil may kaso sa Pilipinas, dapat lokal na hukom ang magkaroon ng jurisdiction sa kanyang pagkatao. In any case, yung kanyang warrant of arrest ay inisyo ng Pasig RTC. So dapat dadalhin siya doon sa Pasig RTC, no? At dapat doon siya haharap sa kanyang kaso sa Pasig RTC at hindi kung saan ibang parte ng daigdig. Kinakailangan, bigyan muna natin ng galang ang suberenya ng mga kaso ng mga korteng hukuman na Pilipinas bago mga dayuhang mga korte. So sana yan nga po mangyari kay Pastor Kibuloy ngayong naririyan na siya at po pwede nang umusad ang kaso niya, no? Kampante naman ako na dahil rehash yung mga kasong yan, hindi naman mapapaniwala ang hukob, no? Na siya ay guilty. So, yung nga minsan, na-dismiss na yan ng piskalya pa lang. Mantakin nyo. Proof beyond, ano pa lang yun, ha? Probable cause pa lang, na-dismiss na ng piskalya, how much more kapag proof beyond reasonable doubt, no? Siyempre, mas mahirap mapurebahan yun, no? So, sa aking palagay, madidismiss din ang mga kaso ni Pastor Kibuloy. Kaya lang nga, yun nga, nag-worry siya na baka mamaya isurrender siya ng Marcos administration doon sa mga Amerikano, no? At siya ay magkaroon ng maging biktima ng extraordinary rendition sa Amerika. Sana wag naman po, bantayan po natin, no? Dahil siyempre, lahat tayo may pakialam dyan. Aba, soberenya ng Pilipinas ang pinag-uusapan. Kapag merong kaso ang isang Pilipino sa isang krimen na nangyari sa Pilipinas, dapat tanging Pilipinong hukuman lamang ang maglilitis, no? So tingnan po natin ang mga susunod na kabanata dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero siyempre po, for the books itong nangyaring ito, ha? Aba, itong hapon ito, bago mag-surrender si Pastor Kibuloy, doon, bukod pa doon sa 3,000 na mga pulis na nasa loob na ng kingdom, abay nag-order pa ng 6,000 na naman. Mantakin nyo, 9,000 policemen ang lulusob dapat doon sa kingdom. Kaya siguro minabuti na ni Pastor Kibuloy na sumuko kasi nga baka tuluyan ang masira yung kingdom, no? With 9,000 na policemen, no? Pero iba po siyempre ang pagsuko, iba yung paghuli, no? So siya po ay sumuko sa militar, hindi po siya sumuko sa kapulisan and there were 9,000 of them. So siguro sabi niya, kung ako ay magpapa-aresto, hindi ko bibigyan ng credit itong si Tore, no? Hindi siya dapat magkaroon ng credit sa pagkahuli sa akin, so mas mabuti pang mag-surrender na ako sa militar. At yan nga po ang nangyari, no? So anyway, bantayan po natin dahil kinakailangan din na masiguro na magkaroon ng katarungan po si Pastor Kibuloy, no? At ang pinaka-importante dyan ay hindi po siya ma-render, hindi siya mapadala sa Amerika dahil kinakailangan munang unahin ang paglitis ng mga kaso dito po sa Pilipinas. In any case, ang isa pang dapat natin pag-usapan, nakita natin kung paano talaga binastos ng mga kongresista ang ating Vice President sa Kamara de Representante. Tama pong sinabi ko, binastos po talaga si VP. Bakit? Kasi po talaga, since time immemorial, ako naman ang daming basis ko na nagtrabaho dyan sa Kongreso. Nung ako po ay working student sa UP College of Law, nagtrabaho na ako dyan sa Congress nung nagkaroon po ng Kongreso muli, no? Matapos ang Martial Law, matapos yung pamumuno ni Cory Aquino. At talaga naman pong pagdating sa budget ng presidente at ng vice president, meron po talagang tradisyon na walang tinatanong. Kasi nga po, ito ay ang pinakamatataas na pinuno sa ating bayan.
So respeto lang, bakit mo pa sila igigrill? Nandyan po talaga yung checks and balances, no? Pero nandyan din yung tradisyon at paggalang sa pinakamataas na namumuno. Eh ano ba yan? Hindi lang po yan titulo na dapat respetuhin. Yan po ay yung suporta rin ng taong bayan sa kanila. Dahil miski pagsama-sama mo pa mga boto ng kongresista, ay talaga naman pong kakaunti ang kanilang mga boto kung ikukumpira mo sa isang presidente o sa vice-presidente. So, yan. So, yun po ang ating sinasabi lang. Bakit nabaliwala kaya yung tradisyon na hindi talaga dapat tinatanong ng kahit ano pang questions ang budget ng presidente at ng vice-president. Pero ngayon, ano mangyayari? Well, wag po kayo mag-alala. Tingin ko ang gagawin ng Kongreso ay tatanggalan ng lahat ng budget ang vice-president pagdating doon sa kanyang mga programa. Ang sinasabi kasi nila, dumudoble. Meron ng pondo sa DSWD, eh bakit pa dapat bigyan ang vice-president's office? Alam yung simple sagot dyan eh. Tignan nyo, yung mga ayudang pinamumulbud ni Speaker, kanino ba niya ibinibigay? Siyempre, sa mga kaalyado niya. Paano naman yung mga hindi kaalyado? Wala na sila makukuhang ayuda galing sa gobyerno. Hindi naman po dapat. Kaya dapat nga, meron din ang vice president para naman yung mga kalaban ng mga politiko na namibigay ng ayuda, eh meron pa rin maaasahan na ayuda. Diba po? Eh diba, yung mga supporters ni Speaker, sila, ang dami nilang ayuda. Eh paano naman yung mga hindi nila supporters? Saan naman sila kukuha ng ayuda? Eh ang ayuda naman eh para sa lahat. Dapat ang basihan, pagkuha ng ayuda, eh yung pangangailangan. So, dyan po papasok dapat yung ayuda ng Vice President, no? Kasi nga, ini-equalize niya. Hindi lang yung mga supporters ng mga nasa Malacanang ang dapat magkaroon ng ayuda. Kinakailangan lahat ng nangangailangan magkaroon ng ayuda. At saan pa ba pupunta yung mga mahihirap nating kababayan na hindi naman mabibigyan ng ayuda ng mga lokal na politiko? E di pupunta dun sa kalaban at dyan nga po ang importansya ng Vice President e magkaroon din ng ayuda. So ngayong tatanggalin yan ng Kamara de Representante, ano mangyayari? Sa tingin ko po kasi dalawa naman yung kapulungan ng ating Kongreso, yung Senado at saka ang Kamara. Ang mangyayari po dyan, ang magbibigay ng ayuda kay Vice President ay yung Senado. Nang matapos po kasi ang proseso ng budget sa parehong kapulungan ng Kongreso, magkakaroon sila ng bicameral conference kung saan paplansyahin nila yung magkakaibang mga probisyon. So sigurado po ako dyan, isa sa paplansyahin nila ay yung pagtanggal ng pondo sa Office of the Vice President. At sa tingin ko naman, dahil ang mga senador ay napakalaki ng mandato compared sa mga congressmen, ay magbibigay naman po yung mga congressmen yan. Pero napadala na nila yung mensahe kay BP Sara na hindi ka namin kakampi. No? Pero sa tingin ko, sa bandang huli, mananaig pa rin ang mga senador at bibigyan pa rin ng budget ang Vice President. Kasi nga, tignan nyo naman yung composition ng Vice President ng Senado. No? May dalawa dyan, tumakbo rin ng Vice President na hindi sinuwerte. So respeto lang dun sa Vice President na sinuwerte at binigyan ng mandato. No? Kumbaga, siya ay naging matagumpay dun sa hindi nakamit ng ilang mga tumakbo rin ng Vice President dyan sa Senado. Kaya yun ang magiging dahilan kung bakit pagbibigyan nila yung budget ng ating Vice President. So muli po ha, huwag kayong mag-alala. Maski hindi po nabigyan ng Kamara ng kaukulang budget ang Vice President at nakita natin na talagang binasura ng mga kongresista ang tradisyon na rinirespeto ang Pangulo at ang Vice President at hindi na nagtatanong sa kahit anong katanungan sa budget hearing, eh nandyan pa rin po ang Senado. Kaya yan po maganda doon sa pagkakaroon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. No? Nagkakaroon din po ng check and balance sa Kongreso mismo. In fact, ang inaasahan nga natin, no? Sino ang magbabantay dun sa mga nagbabantay? Sino naman ngayon ang magbabantay dun sa pondo na binibigay ng Kongreso at ng Senado sa kanilang mga sarili? Well, alam nyo, ang solusyon dyan eh sila-sila rin. Kasi syempre, pag masyado naman ang kukunin ng Kamara para sa kanila, magre-reklamo naman ng Senado. At ganun din naman ang gagawin ng Kamara kung masyadong malaki rin ang pondo na binigay ng Senado sa kanilang mga sarili. No? So, it all works out to be fine. Kaya nga lang po, nasira yung tradisyon. Sana nga po, respetuhin na lang natin yung mandato na ibinigay ng taong bayan sa Vice President. Kasi after all, si VP Sara, ang pinakamalaking mandato na nakuha sa taong bayan. Ano ba naman yun na pagbigyan natin, respetuhin natin yung mandato na ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng pagbigay ng budget na hinihingi niya.
Anyway, ang budget naman yan, mapupunta rin sa mga mahihirap, no, na nangangailangan ng tulong galing sa gobyerno. Okay, so sana po meron kayong bagong kaalaman na napulot dito sa ating Spokes Hour. Naku, madami pong mga nagkokomento, no? Mga nanonood, sila Juliet, sila Kong Wyla, puro mga watching, no? Wala namang mga comments, no? Ganito pala ito kapag nagla-live ka, no? But anyway, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, ha? Anyway, sa susunod na mga araw, babalik natin yung dating format na meron tayong opening spiel, meron closing spiel. Pero ngayon po kasi medyo nag-i-improvise lang tayo, no? Kaysa naman wala tayong Spokes Hour, minabuti kong mag-improvise na tayo. Okay?